akalain nyo, may bahay sa Iloilo na tinubuan ng punso sa kanilang sala. Pagpasok sa bahay na ito, sa Barangay Lapayon, sa bayan ng Leganes, sa Iloilo, welcome po sa bahay namin. Pasok po tayo. Kundi mapapatabi-tabi po rin. Sa loob kasi nito, may misteryosong tumubong punso. Ayon sa pamahiin nating mga Pilipino, ang punso di umano, tirahan ng mga nuno o mga laman lupa. Ang punso sa bahay na ito, umabot na sa 6 na talampakan at may lapad na halos 5 metro. Nasakop na nga nito ang halos kabuuan ng likurang bahagi ng kanilang sala na kanila na ngayong kusina. Ang bahay, pag-aari ni Baby. Dati, sampayan namin ito. Dito namin nilalagay yung mga damit na hinanger at nakakatapos lang plansahin. Pero nang tumubo ito at malaki, inusog namin ng konti kasi baka masagi sila. Yung sopa namin na mahaba dati, may mahaba kami dito Sa laki ng espasyong kinain ng punso, kinailangan na rin daw nilang alisin ang ilan sa kanilang mga gamit. Pero ang kinatatakutan talaga nila ngayon, ang matamaan ng punso at magambala, ang dimanoy mga elementong nakatira rito. Nausap ko talaga sila. Sabi ko, okay lang talaga kasi kung gusto ninyo, pwede ninyong kunin to lahat, pati sa kusina. Pero sa ngayon, kung pwede, huwag muna. Kasi hindi nga namin kayo mapaayos na maayos. Pero pag lumaki pa kayo, posibleng mahirap para sa atin. Para naman magsilbi nilang proteksyon, naglagay sina Baby ng altar sa tabi ng punso. Nag-aalay din sila ng candy at ng inasinang karne tuwing unang Biyernes ng buwan para raw hindi sila gambalain ng mga hindi nakikitang kasama sa bahay. Yung candy nandito lang to, pero yung mga tinapay, minsan nawawala. Siguro kasi minsan may mga pusa, nakain na din ng pusa siguro. Ang bahay na ito, una raw tinirhan ng biyanan ni Baby na si Tatay Emilio taong 1989. Dati raw itong shelter ng isang non-government organization. Isang maliit na tipak ng lupa lang daw noon ang punso sa tapat ng kanilang bahay na binakuran pa raw noon ni Tatay Emilio hanggang ang punso di umano misteryosong lumipat sa loob mismo ng kanilang bahay. Ang sabi raw ng mga matatanda, pagka ang punso ay nasa loob ng bahay, buwinas daw. Simula raw nung tumubo ang punso sa loob ng kanilang bahay, si Tatay Emilio, buwenas daw. Makita namin na may tumutubo na bagong kwan. Ang sabi ko sa asawa ko, ayos. Sa palagay ko may darating na kwarta. Pagkaraan ng tagaligan ng mga 3 araw, ayan, ang notice sa amin. Mayroon kang pira sa kwan, dinadala ng mga anak namin. Parang hindi ako naniniwala rin dahil sa ganitong buhay kong mahirap din. Ako happy rin ko dahil 8 anak ko na pag-aral ko. Kakunti lang naman ang kita ko. Taong 2013, ipinamana na ni Tatay Emilio ang bahay sa kanyang anak na si Rodelio, ang mister ni Baby. Pero makalipas lang daw ang 3 buwan, nagsimula nang may magparamdam. One time, pumasok ako mula sa kusina, papasok ako sa sala namin. Napalingon ako bigla kasi parang may taong... Wala akong narinig na sinabi niya. Kinalabutan lang ako. Paglingon ko, wala. Talagang nilingon ko na lang talaga itong punso at saka kinausap. Sabi ko sa kanya, friend, ikaw ba yon? Kita talaga kita, pero okay lang, sabi ko. Mas pibiliin kong maniwala na meron, pero ayokong makita sila kasi natatakot ako. Hindi ko alam, baka himatayin ako. Ang hipag naman daw ni Baby na si Krisha, di umano, kinursunada ng nakatira sa punso. Nung nakatakda na raw kasi siyang ikasal sa 9 na taon na niyang nobyo na si Alex taong 1999,
Bigla na lang daw siya nagkasakit. So, nag-usap kami na by December 1998, mamamanhikan po siya. Pero noong July, nagkasakit po ako. Sabi ng doktor na meron po ako pneumonia. Lahat ng mga test ko ay negative. May tiyuhin po ako na kilalang quack doctor po. Sabi niya, baka hindi mo kailangan yung medicine na doktor, baka ibang klaseng doktor. Meron kang manliligaw na ayaw niyang magpakasal ka. Sabi ko eh, meron bang ganun? Sino? Sandyan lang sa bahay niyo. Meron silang ginagamit na dahon at saka hinahagod lang dito. Then after that, meron silang nakuha. Ang nakuha doon kasi yung lupa. Yung lupa mismo ng punso. At ayon sa tumingin sa kanilang albularyo, ang mga nakatira raw sa punso, hindi nuno, kundi mga. Encanto. Nag-dream ako, sa gate namin sa school, merong pumasok na tao, na lalaki, na maputing lalaki. Maputi ang damit, puti pati buhok, yung balbon, puti. Ang mata eh, parang mata ng pusa. Dumating ang time na sabi niya, gusto mo ba talaga nga silang makita? Sabi ko, opo. Gumising ka ng 12 o'clock. Tingnan mong punso. Pero takot ako. Kung ayaw mong ganun, kumuha ka ulit ng lupa ng punso, higaan mo ulit. Hanggang si Krishat na naginip. Kung may makita kang, let's say, tao man or ano man dyan, or yung punso mismo, meaning okay. Napaniginipan ko yung punso. So, ibig sabihin na okay. Samantala, taong 2000, natuloy na rin ang kasal nila. Bago ko nagpunta ng Japan, ma-approve yun, maging okay yun, kapag merong mabuwal dyan. Nang time na yun, sabi ng asawa ko, wala na tayong problema. Answered prayer tayo. Sabi ko, bakit? Bakit wala ka bang tiwala sa sarili mo at saka sa kanya? Sabi ko, meron. Sabi ko, kasi wala pa ako na-receive na letter eh, from Ambosyo. Sabi niya, hindi kasi meron na tayo, may nahulog na. At saka kapag tuyo po yan, merong mga blessings na darating. Samantala, para malaman ang itsura ng demono elementong nakatira sa punso na nanggambala kay Krisha, ipinalarawan namin ito sa kanya sa pamagitan ng isang sketch artist. Palasyo para ito. May ari ng... Palasyo daw ito. Ilan po sila, ma'am? Marami po. Marami doon, sanda. Para sa ating Marami doon sila. Kagaya natin, may pamilya din. Ma'am, ano pong itsura nila? Maliit. Parang bata. Parang bata. Pero mayroon sandang babae na Taas. Matangkad. Samantala, ayon sa albularyo, mas makabubuti raw kung hayaan na lang nina Baby ang punso sa kanilang bahay. Kung titibagin daw kasi nila ito, baka sila malasin. Samantala, ayon kay Ryan Rasgo, entomologist o eksperto sa pag-aaral ng mga insekto mula sa Department of Agriculture sa Region 6, ang punso o tumpok ng lupa na tumubo sa bahay ni na Baby, hindi bahay ng nuno o engkanto. Ulitin po natin, hindi bahay ng nuno o engkanto, kundi bunga lang daw ng nakatira ritong micro termites o anay. Yung tinatawag natin na subterranean termites, subterranean meaning nasa ilalim pa ng lupa, below the soil line. Yung worker lang yung umakyat kasi sila yung gumagawa ng bahay. Pero ito naman kasi medyo dome shape siya. So, medyo mabagal lang siyang tumaas. Delikado raw ito, lalo pat naaapektuhan na ng mga anay sa punso ang pundasyon ng bahay na gawa lang sa kahoy. Kung ako lang, ayoko na may ganyan. Kasi siyempre, kaya nga tayo merong mga urban pest control ngayon na pwedeng i-hire.
Pero since sila, naniniwala sila dyan, so I think mas maipapayo ko na lang siguro na umipat na lang sila ng bahay para ma-preserve nila kung ano man yung pinipreserve nila sa loob. Kasi delikado sa kanila kung magstay sila. Kung pag-aaralan natin ang sinaunang lipo ng Pilipino, nandoon ang mataas na pagrespeto at paggalang sa mga matatanda. Kaya ang ibang tawag din doon sa nuno ay matanda, no? Nandoon yung mahigpit na ugnayan, no, ng tao at maging ng mga hindi makikitang nilalang at pawang nangangailangan lamang ng pagrespeto sa isa't isa. Sabi daw nila, yung loob daw ng punso ay gawa ng mga anay. Delikado daw yung ano, yung sahig natin. Ang pamilya ni Baby, masinsinan itong pinag-usapan. Gusto kong itanong sa inyo kung maniwala ba tayo doon, susundin natin yung recommendation ng agriculture o panatilihin natin yung punso. Makalipas ang ilang minuto, nagdesisyon sila. Hindi ako papayag na inang ititreat ng mga agriculture ng kwan, ng pampatay ng anay. Hindi ako papayag. Pabayaan ko lang kahit ano mangyari diyan. Respeto na lang natin sila lahat. Okay. Para wala tayong problema. Yun din yung sabi ko sa kanila. Ako hindi ko nakita na may tao diyan o kasama kami rito sa loob ng bahay na to na maliban sa amin. Respeto na lang po sa kanila. Nang dumating kasi ako dito, andyan na yan, at nakikita ko kung paano nila inalagaan, at saka kung paano nila nirespeto talaga yung mga tao dyan. Kaya ako, ganun na rin, naituring na rin talaga namin, nakasama namin sila sa loob ng 6 na taon dito. Tabi-tabi po! Huwag turo ng turo at baka manuno. Pero ano nga ba ang mas dapat katakutan, pamahiin o kapahamakan?